Ayon sa mga eksperto pagdating sa usaping extraterrestrial, may mga naunang lahi pa kaysa sa ating mga tao. Hindi man lahat sila ay interesado sa ating mundo. May limang lahi daw ng mga alien na nais tayong maayos na makasalamuha. Ang mga Arcturians. Ayon sa mga eksperto na mga Arcturians ay isa sa pinakamatandang lahi sa ating galaxy. Sinasabi na sila ay kabilang sa mga nilalang na nabubuhay sa ikalimang dimensyon. Ito ay dahil naabot na nila ang mataas na antas ng kaisipan na tinatawag na mga eons. Dagdag na mga nag-aaral ng mga alien na minsan din dinaanan ng mga Arcturians ang kalagayan nating mga tao. Ngunit na pagtagumpayan nila ito. Kasama sa kanilang nagapi ay ang matinding pagkaubos o ang mass extinction sa salitang Ingles, kung saan ang mismong planeta na tinitirahan ang gagawa ng paraan upang mabawasan ang populasyon ng mga nabubuhay. Ito ay upang mabawasan ang pinsalang na idudulot nito sa planeta. Sinasabi na ang tahanan ng mga Arcturians ay matatagpuan 200 light years mula dito sa atin sa Earth. Nasa konstelasyon daw ito ng Boots. Kung sa tingin ay malayo ito, hindi ito problema para sa mga Arcturians dahil nga sila ay ang sinasabi na lipi na mayroong isa sa pinakamataas na antas ng siyensya sa ating galaxy. Sinasabi ng mga tao na nakasalamuha ang lipi ng alien na ito sa pagsusuri ng mga nag-aaral ng buhay sa labas ng Earth o mga alien. Pare-pareho ang tinutukoy nila nito na itsura. Sila ay 3 hanggang 5 talampakan ang taas. Malaki ang ulo nito at ang mga mata ay hugis almond at ito ay itim na itim. 3 ang mga daliri nito sa kamay. Nakikipag-usap sila gamit ang mental telepathy. Kaya rin nila na magpagalaw ng mga bagay gamit ang isipan lamang o telekinesis. Natalo na rin ang mga Arcturians ang edad, sakit at maging ang kamatayan. Isa sa mga sinasabing sasakyan nila ay tinatawag na Athena. Isa sa sinasabing ebidensya ng kanilang pagiging totoo ay ang satellite na umiik sa tuktok ng Earth. Sa tagal ng panahon ay hindi matukoy kung sino ang nagmamay-ari nito. Ito ay ang tinawag nila na ang Black Knight Satellite. Ang matindi po sa satellite na ito, mga katinagalog ko, ayon sa mga siyentipiko at eksperto na 13,000 taon na ito na nasa kalawakan at paikot-ikot lamang. Hindi ito nasisira o kahit pa nga naluluma. Wala ring makalapit sa satellite na ito dahil sa bilis at kakaiba nito na disenyo. Mga katinagalog ko, 66 years pa lamang simula ng maimbento ng tao sa Earth ang satellite. Kaya naman malaking palaisipan sa mga taong hindi naniniwala. Kaninong satellite nga ba ang tinatawag nila na ang Black Knight? Ang mga Delosians. Isinalarawan ang lahing ito bilang mga matatangkad at blandi na uri ng mga alien. Sinasabi na sila ay malapit na malapit ang itsura sa mga tao. Ang matindi sa lahing ito na tagalabas ng Earth ay isinasalarawan sila sa mga sinaunang kasulatan ng sinaunang sibilisasyon. Kasama sa mga kasulatan na sila ay ang mga nilalang na nakatira sa Atlantiko at Lemuria. Ang admiral na si Richard Braid na ang nagsiwalat ng kasulatan patungkol sa paglalakbay nila sa North Pole na sinasabi naman na pinaglalagian ng mga alien na ito. Sa kailaliman daw ng yelo ng North Pole, matatagpuan ang base nila. Ayon sa kanyang pagsasalarawan sa lahi ng mga Telosian, ayon sa kanya nakausap niya ang ilan sa mga ito at ibinabahagi nila sa kanya ang dahilan kung bakit iilan na lamang sa mga kalahi nila ang natira at nagpaiwan dito sa ating planeta. Ayon sa mga ito na nagsimulang lumikas sila paalis pabalik sa kanilang planeta na magkaroon ng 2nd digmaang pandaigdigan at gumamit daw ng nuklear na armas ang mga tao. Umalis sila lula ng sasakyan na tinatawag na ang Flugerald. Ang iba naman ay nagpaiwan upang malaman nila na ang sirang ginawa ng lahi ng tao sa planetang ito. Hindi daw sila noon nakikialam sa barbarikong paraan ng mga tao, mga digmaan at maramihan na papamaslang. Ngunit sumapit na daw ang panahon na kailangan na sila ay makialam at sabihan ng mga leader ng bawat pinakamatataas na bansa na tantangan ang paggamit ng enerhiya gamit ang atomiko. Atomic bomb po ang tinutukoy ng mga alien na ito. Ang kakaiba sa sinasabing kwento nito ni Admiral Beard, maraming mga matataas pang tao na may puwesto ang sinasabing kinausap din ng lahi na ito. Isa pa dito ay si William Hamilton, isang kilalang scientist at researcher na bigla na lamang lumipat sa paniniwala
tungkol sa mga alien at nilalang na mataas ang tas kaysa sa ating mga tao. Ayon sa kanila, na sadyang napakataas ng kalidad ng pamumuhay ng mga ito at nagapi nila ang mga sakit na gumugupo sa ating mga tao. Kaya naman halos wala na silang kamatayan. Ang ilan sa kanila ay nabubuhay ng ilang libong mga taon. Kaya naman alam na alam nila ang istorya nating mga tao. Ayon sa mga nakakasalamuha ng lahi na ito, na ang mas pinapabura ng mga Thelosian ang kalikasan at planeta kaysa sa lahi natin ng mga tao. Ang mga Lyrans. Sinasabi na mga Lyrans ay mga kauna-unahang nilalang o sibilisasyon sa galaxy na Milky Way. Ayon kay Billy Meyer, na tanyag sa buong mundo pagdating sa pagpapaliwanag sa mga nilalang sa labas ng Earth, minsan na nitong nakausap ang mga Lyrans. Ayon sa kanya, na kanilang pinag-uugatan ay nagmula sa isang planeta na umiiko sa isang bituin na matatagpuan rin sa nebula na Lyra. Sa planetang ito rin galing ang lahi nila, ngunit tayo daw ay nanggaling sa planeta na tinatawag na Pleiades. Ayon sa kanila, na naghahanap sila ng mundo na maaaring maging tahanan ng kanilang lahi. Sa oras na ito ay maging sibilisado na at matatag, aalis na naman ang grupo ng ibang Lyrans upang maghanap muli ng ibang planeta na maaaring doon ay mabuhay sila. Paulit-ulit ito hanggang sa magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga matataas na pinuno ng mga planeta. Ito naman ay nauwi sa malagim na digmaan. Ang mga nakatakas ay pumunta sa planetang Hades at sistema na tinatawag na Vega. 22 milyong taon na ang nakararaan nang makarating ang mga sinaunang Lyrans sa Earth. Sila ay ang tumulong at nag-impluwensya sa mga nilalang sa ating planeta. Ang nakapagtataka para sa mga historiador ay tumutugma ang itsura ng mga Lyrans sa mga kasulatan ngayong lamang nila natatagpuan. Sa pagsasalarawan ng mga sinaunang mga lahi ng tao, ang mga bathalang kanilang dinadasalan at inaalayan ay mga matatangkad na nilalang. Asulang kanilang mga mata, puti o blandi ang mga buhok at hindi bumubuka ang bibig ng mga ito, ngunit sila ay nakakausap nila. Isa sa mga sinaunang kasulatan ng chip ng isa sa mga Mayan na kamakailan lamang natagpuan. Ganitong-ganito isinasalarawan nila ang mga bathalang nagturo sa kanila kung papaanong bumasa ng bituin, kung kailan aani at kailan magkakaroon ng sakuna galing sa kalangitan. Hindi pa kompleto ang pagsasalin ng mga nasabing kasulatan dahil hindi pa nila lubos na iintindihan ang mga salitang nakasaad sa tabletang bato na kamakailan lamang nila natagpuan na nakabaon sa abo ng bulkan. Mga katinagalog ko, marami pa pong mga lahi ng mga alien ang isinasalarawan ng mga dating siyentipiko na naging panatiko ng mga nilalang sa labas ng ating planeta. Kayo po ba, mga katinagalog, naniniwala po ba kayo na tayo lang ang ginawa ng Diyos na nilalang sa buong kalawakan? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Excited na po ako na ito ay ating basahin. Mga katinagalog, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.